Bilang bahagi po ng plea bargaining agreement, ilang inmate ng Manila City Jail ang isinailalim po sa drug test. At may ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Connie, nasa mahigit 70 presong may mga kasong may kinalaman sa droga ang sumailalim ngayon sa drug test sa pamumuno ng BGMP. Bahagi ito ng programang decongestion sa mga kulungan ng BGMP tulad nito Manila City Jail at bahagi na rin ng plea bargaining agreement na inaprobahan kamakailan ng Korte Suprema para sa ilang piling kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ilalim ng plea bargaining agreement, kapalit ng pag-amin o guilty plea sa isang drug case, pwedeng ibaba ang sentensya sa isang inmate na sa ilalim dito sa naturang plea bargaining agreement. Halimbawa, sa kasong drug possession na may sentensyang 12 to 20 years na kulong, kung mas maliit sa 5 gramo ang nakitang droga sa kanya, ay kapalit ng guilty plea, pwedeng ibaba ang kaso sa possession of drug paraphernalia na may parusang mas maikling 6 months to 4 years na kulong. Bahagi ng kondisyon ng plea bargaining ang pagsasailalim sa drug test ng mga nasasaktal. Sa drug examination ngayon, sample ng ihe ang pangunahing kinukuha na susundan ng physical exam at evaluation interview. Ayon sa Korte Suprema, kung ang isang nasasakdal ay magnegatibo sa droga, kapalit ng pag-plead ng guilty sa mas mababang kaso, ikakalta sa kanyang sentensya ang panahong inilagi niya sa kulungan. Ayon sa Manila City Jail, malaki raw ang tulong nito para ma-decongest ang mga kulungan, lalo't 60% daw na mga inmate dito ay may mga kasong may kinalaman sa droga. Dati kasi ayaw paaminin ng korte ang isang nasasakdal kaya madalas daw ay tumatagal siya sa kulungan. Pero ngayon na meron na siyang opsyon, mas mapapabilis ang kanyang pagsisilbi ng sentensya. Kung ang isang nasasakdal naman ay magpositibo sa droga, sasailalim siya sa rehabilitation na hindi bababa sa 6 na buwan. Depende ito sa level ng dependency na nakita sa kanya ng mga doktor. Ang panahong ito na o yung panahong ilalagi sa rehabilitation ay ikakaltas din sa tagal ng kanyang magiging sentensya, kaya pwedeng umikli pa ang panahong itatagal pa niya sa kulungan. Connie, sa ngayon, no, nasa suma total 380 na inmates dito sa Manila City Jail ang pumayag sa plea bargaining at sasailalim sa drug dependency examination. Ngayong araw, nasa 70 na preso na pumayag sa plea bargaining ang sasailalim o sumasailalim na sa drug dependency examination ngayong araw. Connie? Maraming salamat, Dano Tingkungko.